Ibig sabihin po, yung katangian ng isang commander-in-chief ay taglay ni Vice President Lenny Robredo. Wala po yan kay Isko Moreno. Ha? Alam nyo kung bakit? Maputol ko sandali ito, no? Kasi para hindi natin makalimutan. May mga litrato pa tayo dyan, eh. Itong mga litrato na ipapakita ko ngayon sa inyo, yung huli kong pinadalang tatlong litrato na si Isko Moreno, parang pulis, mga kaibigan, nagpulis-pulisan. Kailan ho ginawa ito ni Isko Moreno? Nung immediately after na magtagumpay ang katarantaduhan nila ni Erap Estrada sa lungsod ng Maynila taong 2013. Mga kaibigan, ito yung panahon na lagi siyang puyat, inuumaga. At pagka puyat, hindi natin alam kung natalo sa kasino yan, mainit ang ulo. Ha? At lalabas sa Maynila, eh parang siya ang pulis. Ha? Siya ang pulis, arresting officer, mga kaibigan. Ayan ho, nakikita ninyo ang litrato. Eh, isipin ninyo, lahat gustong gampanan ito, eh. Ha? Iyan yung panahon na naupo sila ni Erap Estrada pagkatapos na maupo. Di ba, natatandaan ninyo pati yung mga bus ipinagbawal nila nung hindi pa naglalagay. Ha? Pinagbawal nila na pumasok daw sa Maynila. Pero nung nag-abogado pa rin si Chupacio, eh. Si Perdi Chupacio, mga kaibigan, na naging abogado siya ng mga bus operator. Ha? Pero nung nagkaharap sila ni Erap, dun mismo sa ginawa nilang mass action, hinarap sila ni Plunder Estrada. Naka-uniforme pa ng patigan damuhong Erap, eh, di ba? Ang walang yang matanda na ito yata yung pinakawalang ahas ni Satanas dun sa ano, eh. Kasi ito, nagpapakwa nito, eh. Ano tawag dyan? Yung stem cell. Sabi ko sa inyo, tibay nito si Erap, eh. Kasi yung stem cell, yung cell niyan, kinukuha sa mga tupa. Diba? Yung mga kapapanganak na tupa. Diyan nagsimula yan, eh. Nagumpisa niyang stem cell na turukan ng stem cell nung araw dito si Dictator Marcos. Si Marcos na stem cell yan, eh. Oh, pero wala rin. Hindi umepekto sa lupus ni Marcos, mga kaibigan. Kaya nung snap election, binubuhat si Marcos ng ano, eh, ng mga loyalist, nung kampanya. Eh, kumakatas na si Marcos nun, eh. Pagkatapos, pag binaba mo raon, basa yung kamay nung mga kwan. Nung mga bumuhat sa kanya, kumakatas na. Mga kaibigan, sipin mo yon. Ngayon, ayan si Isko, oh, makikita ninyo. 2013 ho yan. After 2013 election, nanalo sila ni Erap. Nagtagumpay ang kanilang masamang hangarin sa lungsod ng Maynila. Naipagtagumpay din naman nila, 'di ba? Ang dami nilang ginawang kalokohan. Yung mga truck pinag-traffic, nagka-traffic ang Maynila dahil sa ginawa nila. Bakit? Kinutongan din yung mga truck, eh. Ha? Lahat ng dadaan sa Maynila na truck siningil ng bayad. Hanggang ngayon, sinisingil nila yan, mga kaibigan. Gumawa pa ng lane, eh, di ba? Ano-anong lane ang ginawa? Ha? Si Isko lahat umimbento niyan, tsaka si Erap sa bulong ni Isko, mga kaibigan. Baka akala ninyo kung gaano kasamang tao itong batang ito. Ha? Masyadong pangahas ito, mga kaibigan. Natatandaan din ninyo. Pakita mo yung mga litratong yan, oh. Yan.
Sasabihin mo, makamaliit ka, makamahirap ka. Yan ba makamahirap? Ang unang pinaginitan, mahirap eh. Yang inaaresto niya na yan, pedicab driver yan. Yung padjak, mga kaibigan. Di ba? Kasi lahat yan, gusto nilang makutongan. Sipin mo, liliit na tao na yan. Tapos hihiyain ka, yan. Yan ang ginawa, ha? Doon sa tao. O, kinaladkad, ha? Kala mo kung sinong PNP, ha? Arresting officer. Pero yung mga nakapaligid sa kanya, hindi niya ma-aresto eh. Yun ang una niyan, dapat arestuhin eh. Ha? Siya rin, pwede rin. Mga kaibigan. Ngayon, ano-ano pa mga kasama ang pinagagawa ni Isko Moreno dyan? Natatandaan ninyo yung Torre de Manila, di ba? Talagang pinasama nila si Mayor Alfredo Lim, pag-upong-pag-upo nila. Ito naman mga tarantado na mga troll, nag-uumpisa na pala, mga kaibigan, lintik ang mga basher eh. Ha? Sangkatutak. Ano raw yun? Photobomber daw yung ano? Yung Torre de Manila. Ha? Yung condominium doon sa San Marcelino. Sa likod ng Adamson University, mga kaibigan. Oh. Eh, ano nangyari pagkatapos nun? Yun daw, nung una, pinakakansila. Tinuro niya kay ERAP eh. Para makikilan lahat yung mga, ano, yung mga building owners. Ha? Isipin ninyo, photobomber, hindi naman ho talaga nakatapat yun eh. Doon sa estatwa ni Rizal, kahit magpunta kayo ngayon. Pero wala nang may interest ngayon eh. Importante sa maraming gago, nakapambas sila. Di ba? Nakapanira sila. Yan ang importante sa mga taong gago eh. Ang nagsimula niyan, sila Isko, pinakawala nila yung namatay na tour guide. Yung tarantado, namatay na yun. Ano ba pangalan ng damuhong yun? Tour guide na yun yung nagsisigaw sa loob ng simbahan, nagsuot ng uniforme ni Rizal. Ha? Pagkatapos may dalang placard, kinutya yung simbahan, binastos yung simbahan, nakumbik yun eh. Ano pangalan nun? Seldran, mga kaibigan. May bading yun. Na nagpapakilalang cultural activist. Ha? Binigyan ng titulo yung pangalan niya. Cultural activist daw siya at saka tour guide. Isipin ninyo ang layo kasi merong mga distansya yan. Yung Torre de Manila, pinayagan yun ni Mayor Lim. Totoo yun. Bakit? Kasi pumasa sa lahat ng requirements pati na yung Civil Aeronautics Administration kasi mataas yung building, nangangailangan ka rin ng permit doon kung yun ay magiging panganib sa mga lumilipad na sasakyan, 'di ba? Katulad ng helicopter, mga eroplano, pasado yun pati sa National Historical Commission, kasi yung luneta, dahil nandun si Rizal, may historical value yun. So, kailangan mo rin humingi ng permit doon. National Commission on the Culture and Arts, ha? NCCA, meron din yun. Mga kaibigan, lahat ho eh. Ngayon, nung naupo na si Mayor Lim, nung naupo na pala sila, pinalitaw nilang masama yun. Ha? Kasi yun eh, nakaka-apekto raw sa, yung bang paningin. Dahil nababasto si Jose Rizal. samantalang binaboy nila yung Maynila nung nakaupo sila, mga kaibigan. Ngayon, hindi pinapansin na ng publiko ha, sa social media. Naging maingay yan. Kasi noon pa may troll na sila eh. Ngayon, may building ho eh. Mas malapit sa estatwa ni Rizal.
yung Eton. Pangalan ng building na yung Eton, kay Lucio Tanyon, mga kaibigan. Mas malapit yun. Nasa kanto ng Rojas Boulevard at ng TM Calau. Yung dating, yung matatanda, alam ito, yung Otani Hotel. Ah, natatanda? O may mas matanda pa sa Otani Hotel. Ano yun? Yun din yung lugar na yun. Shelbourne Hotel. Yan. Yung mga matatanda, inaabot yan eh. Mga kaibigan eh. So ngayon, condominium yun eh. Yung Sheldra na yun, binabanatan niya nung una yung Eton. Ha? Nung itinatayo ang Eton. Pero nung nagkaroon siya ng condo unit doon, ito yung mga sinasabi natin sa radyo during that time na hindi tayo pinapansin. Mga kaibigan, ha? Pinagtatawanan pa tayo ng iba. Eh siguro, iniisip nila, eh kasi natalo yung idol mo eh, si Mayor Lim eh. Hindi ho doon. Dapat kayong magkaroon ng knowledge, hindi ba? Ng information. Hindi namin sinasabi yon dahil natalo si Lim. Kung hindi, nakaupo pa si Lim, lahat ng katarantaduhan nila sinasabi ko na. Hindi ho ba, mga kaibigan? Eh siyempre, makuwarta si Erap eh. Ang daming gago eh, na bumoto dyan eh, pagkatapos na dinambong ang Pilipinas, ang taong bayan, pag nakawan. Money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huling. Mga alik sa pera.